Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mangpanig ng mundo. Ang labanan o bakbaka na ating tatalakayin ngayon ay isang rematch sa pagitan ni Josh Taylor at Jack Catterall. Ang kanilang fight schedule ay sa Mayo 25, 2024 nagaganapin sa First Direct Arena, Leeds, United Kingdom. Mga idol, balikan natin ang pangyayari. Unang nagkaharap po itong si Josh Taylor at Jack Catterall noong Pebrero 26, 2022. Noong saan, nagsisilbing challenger si Jack Catterall sa laban kay Taylor noong una nilang pagkaharap. Na kung saan naipanalo ni Taylor ang laban by split decision. Pero marami po ang mga boxing fans na umangal sa pagkapanalo ni Josh Taylor. Dahil sa tingin po ng maraming mga boxing fans, local at international, mga kababayan din nila ni Josh Taylor at Jack Catterall, which is parehang Briton ito, talagang pabor sila na si Jack Catterall ang panalo. Pero sa Dong Sports PH, isang close fight po. So, pagka close fight tapos champion, world champion ang kalaban mo, kung may pag-asa ka man, siguro 40%. Yun lang yun mga idol, na sa'yo i-award ang panalo pagka close fight lang. At isa pa, doon sa laban, although napabagsak si Josh Taylor, pero naman po, hindi naman po napag-iwanan si Taylor sa puntusan kasi. At hindi naman niya ininday yung pagkabagsak. Kaya dito sa labanan na ito, sa kanilang rematch, papatunayan ni Josh Taylor at siyempre lilinisin na rin niya ang kanyang pangalan na kung saan nga medyo may konting bahid. So patunayan niya dito na siya talaga ang karapat dapat or siya po talaga ang nanalo. So lilinisin niya dito ang kanyang pangalan. At sa panig naman ni Jack Catterall, siyempre una, nais niya makabawi dahil nga tinalo siya. At pangalawa, nais din niyang patunayan na talagang siya po ang nanalo. So, sa madaling salita, ito po ay isang maaksyon na bakbakan. Na kung saan, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. At doon po sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboro nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa mga taglay-taglay nila na mga skills o galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa paghayag natin ng comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumabay-bay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. At unahin natin lang sa panig ni Jack Catterall. Kung ano bang nangyayari sa kanya matapos makatikim ng talo sa kauna ng pagkakataon sa mga kamay ni Josh Taylor noong Pebrero 26, 2022. So lahatin na natin, alamin na natin ang pangkalahatan nito kay Jack Catterall. Bilang isang professional boxer, itong si Catterall ay may impresibong kartada. 28 wins with 13 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 10 inches, reach 69 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 46.43%. Last fight nitong si Jack Catterall
October 21, 2023, nakasagupa niya si George Linares, panalo bayunan na mas desisyon itong si Jack Cateral. Pagkatapos makatikim ng talo nitong si Jack Cateral, mga idol, noong 2022, nag-comeback fight agad ito kontra Darag Fully, panalo bayunan na mas desisyon si Jack Cateral. At nasundan po ang kanyang comeback fight ng isang laban, which is ito nga po ay sa laban niya kay George Linares, na kung saan matagumpay pa rin ang kanyang pagkapanalo. Sa madaling salita, naka-recover na si Jack Cateral, mga idol. Oo, mula sa kanyang pagkatalo. Sa karanasan o experience nitong si Jack Cateral, ang pinakamatindi na kalaban po nito, masasabi natin si Josh Taylor. Idagdag natin si Linares Uhara Davis. At ang na-achieve po nitong si Cateral, minsan na siyang naging world title challenger. Skills, boxer puncher. Although, malimit natin nakikita si Jack Cateral na naka-defensive style. Pero mga idol, nandun pa rin ang galawan as a boxer puncher. Defensive style, backpedal, ginagamit ang ring counter. In and out, lumalaban sa brulan, natututo na wakbakan. May pressure fighter style din siya paminsan-minsan. Nung saan, taglay nito ang hand speed, timing, power at accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi kong may husay sa depensa. Ibig sabihin, pag tinawag nating may husay, natatamaan pa rin naman pero hindi po malimit. Ngayon, sa panig naman itong si Josh Taylor. Bilang sa professional boxer, may impresibong kartada po itong si Taylor. 19 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 10 inches. Reach 69.5 inches. South po din po ang kanyang stance. Knockout ratio 68.42%. Huling napalaban si Josh Taylor, June 10, 2023. Teofimo Lopez ang kanyang nakasagupa. Na kung saan, sa kauna ng pagkakataon na talo si Taylor by unanimous decision. Experience o karanasan ni Josh Taylor, maging ang kanyang na-achieve dito po sa professional boxing. Minsan na itong naging undisputed world super lightweight champion. Opo, nahawakan niya ang 4 major title belts dito sa super lightweight division matapos siyang talunin si Jose Ramirez. At unti-unti niyang binitawan ang mga titulo hanggang sa WBO na lamang ang kanyang itinira at naagaw pa ito ni Teofimo Lopez. Mga matitindi na kalaban ni Josh Taylor, Jose Ramirez, Jack Cateral at si Teofimo Lopez, na kung saan yun na nga ang nakatalo po sa kanya. Sa skills na taglay-taglay ni Josh Taylor, boxer puncher din po. Malimit natin nakikita ito sa pressure fighter style, brawler style. Pero may mga galaw din po ito, naging defensive style, which is yung kanyang pagbabakpedal. Ginagamit din niya ang ring, may mga counter din po ito. At yun nga, kanina nasabi ko na lumalaban sa brulan o tututunobakbakan ang boxinger ito. Pagdating sa depensa, maraming butas sa depensa itong si Josh Taylor. Opo, hindi ito mahigpit pagdating po sa depensa. Taglay nito ang power, timing at accuracy. Opo. Masipag din kung bubaba ito ng suntok siyempre. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa ranking ng boxing scene. Ayon po sa boxing scene dyan sa super lightweight division, itong si Jack Cateral, rank 5 sa WBC at WBA at rank 6 sa WBO. Si Josh Taylor naman, nakaranking lamang ito sa WBO, rank 5 po mga idol. Ngayon dadako tayo sa kanilang edad. 30 anyos si Jack Cateral, 33 anyos si Josh Taylor. So, nasa prime pa ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, kung sino po ang may advantage. Pareho po ang height ng mga ito na umaabot po sa 5 foot and 10 inches. Sa reach, half inch lang po ang diferensya lamang si Josh Taylor. Half inch. Pareho silang mayroong 69. 69 ha?
ay kay ano naman kay Josh Taylor 69 and half. Oh, so half inch lang diferensya. Parehong south po ang maglalaban. At sa knockout ratio lamang po si Josh Taylor, which is umaabot ang kanyang knockout ratio na 68.42%. Samantala, itong si Jack Cattrall mayroon lamang 46.43%. Ngayon, sa activity fights, mga idol, malapit nang mag-inactive itong si Josh Taylor. Although active siya ngayon, pero malapit-lapit na. Malapit na mag-isang taon po na hindi ito napapalaban. Unlike dito kay Jack Cattrall, pinakahuling laban nito si October 21, 2023. Si Lopez naman ay si Taylor naman ay June 10, 2023. So malapit na siya mag-isang taon, malapit na siya mag-inactive. Unlike dito kay Jack Cattrall. Ganun pa man, dahil magpangabot sila ngayong Mayo, next week, or this week, na parating. So mga idol, active, paso pa sa active si Josh Taylor. Karanasan o experience ng magkabilang panig, kung doon tayo sa uri ng kinalaban, lamang po itong si Josh Taylor. Oo. At sa achievement, lamang pa rin si Taylor. Pero dahil sa nagkasubukan, nagkatikiman na ito mga idol na kung saan umaabot sa 12 rounds, eh, pareho na nilang alam ang limitasyon sa power ni Josh Taylor, maging sa limitasyon sa power ni Jack Cattrall. So pareho nilang alam sa skills, pareho na nilang alam eh. Nagyaw na ang galawan talaga nitong si Cattrall, yun din ang galawan ni Josh Taylor. So 50-50 na tayo dyan sa kanilang experience dahil nga nagkasubukan na ito mga idol. Ngayon nadako tayo sa skills para yung boxer puncher. So nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang magiging ibabaw or maging epektibo sa laban. Nung una, epektibo ang in and out defensive style ni Jack Cattrall. Siyempre ito si Josh Taylor mga idol. Palaisipan para sa kanya yan. Kung maging epektibo pa ba ang kanyang ginagawang pressure fighter style. So magkabilang panig, i-reverse naman natin kung maging epektibo pa ba kay Josh Taylor ang gagawing style ni Jack Cattrall. So kailangan may bagong gagawin ang magkabilang panig na kung saan para makalamang ito sa pamamagitan ng puntusan at simple kahit sa nakautan mga idol. Sa pangkalahatan, sino po ang Yamado? Masasabi kong 50-50 ito mga idol. Mula sa ranking, physical na appearance, karanasan, at skills. Siguro kung una ang pagkaharap nila mga idol, nung una, masasabi kong lamang si Josh Taylor, siya ang world champion noon eh. Pero ngayon walang titulo, nahawak itong si Josh Taylor. Match na sila, 50-50, lalo na ito po isang rematch. Na kung saan, nung una nila pagkaharap mga idol, ano nga yun, maraming talagang umayaw o maraming nagreklamo na bakit nanalo si Taylor. So dito sa rematch mga idol, maganda talaga ito. Okay. Official prediction na tayo. 50-50 tayo sa ano eh. 50-50 ito sa comparison eh. So official prediction tayo. Official prediction po ng Dong Sports PH, Josh Taylor by split or unanimous decision. Opo. Ngayon, dadako naman tayo sa ating fight analysis. Ang dalawang boxing hero, minsan ang naglaban na kung saan umabot sa 12 rounds. Na kung saan naging epektibo ang galaw nitong si Jack Cattrall. Napabagsak niya si Josh Taylor ng isang beses nung ikawalong rounds. At hindi rin naman napag-iwanan si Josh Taylor pagdating po sa puntusan gamit ang kanyang pagka-agresibo at pagka-pressure fighter style. Pero sa mata ng maraming fans, nangingibabaw ang in and out hand speed nitong si Jack Cattrall kung saan nakapagpatama ito ng mga malilinis at solidong suntok. Mga idol, dito sa laban na ito, di ako magugulat kung sakali manalo si Jack Cattrall by split or unanimous decision. At posible pa nga na magawa ulit ni Jack Cattrall ang mapabagsak kay Josh Taylor o mapabagsak niya si Josh Taylor. Dahil itong si Josh Taylor mga idol, questionable pa kung iyan ay na-improve na ba niya ang kanyang mga kakulangan lalo na pagdating po sa depensa.
At yung moves po nitong si Jack Cattedral ay hindi po basta-basta. May husay po talaga ito counter, yung timing nito, yung hand speed. Kaya dyan sa laban na yan, hindi kagulat-gulat na manalo si Cattedral. Kasi sa una nilang laban, kung tutusin, kahit ako, masasabi kong champion lang kasi si Josh Taylor. Kailangan mo yung parusahan ng husto or inak-out mo para makapiyo ka sa panalo. Pero dahil close fight lang kasi. Pero kung titingnan talaga natin mga idol, may mga kalamangan po si Jack Cattedral. O, may mga kalamangan talaga sa patama, sa malinis ng suntok, or sa quality ng suntok. Mas may lamang po talaga si Jack Cattedral noong unang lang pagharap. Na kung saan, kaunting ano na lang ni Cattedral yan, yung kaunting pagbabago, adjustment, kung ano pa ba ang mas epektibo na mapatama niya kay Josh Taylor. So, dito mga idol, matinding ano to, matinding estratehiya ang gagawin ni Jack Cattedral. Kasi para makabawi. Pero yun nga, sa laban na ito, posible din na itong si Josh Taylor ay init na init ito. Yung bang tipong gusto makabalik po sa spotlight. Kasi nga, nagatikim siya ng talo sa laban kay Tiupay mo. Na kung saan po mga idol, posibleng maging super aggressive ito. Hindi lang sa paghabol, kundi agresibo sa pagbato ng suntok. So, hindi ito madaling laban sa pagkabilang panig, which is 50-50 nga tayo sa ano sa ating comparison. Na kung saan mga idol, posibleng maging ibabaw ang pag-aggresibo ni Josh Taylor dito sa laban. At hindi kagulat-gulat kung ang defensive style, hand speed, timing with power nitong si Jack Cattedral ay makapagpatama ng mga dekalidad na suntok. Na kung saan mga idol, pwedeng ikapanalo niya sa laban. Hindi nga kagulat-gulat talaga na manalo itong si Jack Cattedral kasi nga, ano ito eh, may husay po talaga. May isang talintadong boksingero itong si Jack Cattedral. Oo. Noong unang lang paghaharap, kung nagkataon lang na hindi world champion si Josh Taylor, talo si Taylor doon sa puntusan. Kaso mga idol, hindi kasi ano, pagka world champion kasi kalaban mo, dapat kung di mo man magawang manakout yan, talonin mo sa puntusan ng milya-milya ang distansya. Kasi once na magkaroon lang ng dikit sa scorecard, delikado ka sa mga hurado. Kasi ang papaboran po talaga niyan ay yung world champion. Yung tinatawag na old school na pamamaraan po ng mga hurado. Okay. Eh, malimit na hurado ngayon, mga matatanda na. Diba? Kaya mga idol, para po sa mga ano, sa mga, para kay, yung pumabor kay Jack Cattedral, may chance po talagang manalo si Cattedral. Hindi na yan kagulat-gulat na makabawi dito sa laban. Oo. Kasi, ano siya eh, may talent po talaga. Na kung saan mga idol, bukod sa kanyang, yung hand speed kasi ni Jack Cattedral, yung kasi ang posibleng magiging problema ni Josh Taylor, hand speed, yung ilap na galawan itong si Jack Cattedral. Kaso lang, yun nga, uhaw din itong si, ano, si Josh Taylor. At siyempre, mga idol, nais niya linisin ang kanyang pangalan dahil umalingasaw yung pangalan niya dito eh, pagkatapos ng laban kay Jack Cattedral. Umalingasaw. Dito siya medyo na-bash ba? Nanalo ka lang dahil ganito, ganyan. O, kaya dito linisin ni Josh Taylor, napatunayan niya na talagang siya ang nanalo. Para... Ito yung closure mga idol. Pero kung magkaroon naman ito ng hindi kaaya-aya, tulad ng my favoritism, hometown decision, magkaroon na naman ito ng trilogy mga idol. Hindi yan mawawala. Lalo na sa puntusan lang din naman nauuwi ang kanilang labanan. Kaya abangan natin dahil magandang laban po ito. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. Maraming maraming salamat po.